Hey, good day po mga boss, mga sir, ma'am. So, welcome back po sa ating Muntin channel. So, ito po ang Blaze Fire TV at ako po si Ryan. So, meron po tayong kunting update sa ating Gcash Infinite Recovery. So, more on reaction po ako sa mga previous videos ko po. Lalo na yung sa unang videos ko po, yung sa Impin Recovery. So, kung na-remember nyo po yun, so, mamaya, papakita ko mamaya. So, medyo blurry. So, gumawa po ako ng video, second nun, medyo clarity na po. Yun po yung isa po sa video ko na pinakauna po nagawa ko. Yun po yung, sir, yung one day recovery ng ating MPIN. So, i-recap po ko po ngayon sa inyo kung paano po yun ginawa. And then, sa latest update din po ni Gcash, meron po akong i-update sa inyo na bago ding video. So, yung which is yung pinakamataas po yung 20 minutes na recovery ng MPIN. So, ipapakita ko ngayon sa inyo, ipapakita ko din sa inyo yung kung paano po yung processing, kung ano ba yung tamang oras na mag-process o mag-recover po ng impin. Actually, it's not totally recovery po ng impin. Actually, si Gcash ay magsesend po ng temporary impin. Okay guys, clarity lang po sa mga viewers ko dyan, sa mga loyal viewers ko, yung temporary impin po, hindi po siya do not consider na as your permanent impin. Temporary impin, kailangan po ma-change po natin as fixed impin. Kasi po mag-expire po kasi yan within an hour or 30 minutes lang po. Depende po sa duration na binigay po ni Gcash. May duration po yung temporary MPIN. So, pag once ma-receive yung temporary MPIN, agad-agad po, kailangan po natin ma-change yung MPIN into fixed MPIN. So, guys, sir, mga ma'am, boss, tingnan po natin kung paano po yung previous video ko po at sa ngayon na update ni Gcash. So, ano po changes ni Gcash sa dating processing ng impin at saka sa ngayon na bago na processing impin. So, sa mga may katanungan po regarding sa impin, lalo na dun sa hindi pa naka-fully verified, ngayon po, sa bagong proseso po, pwede-pwede po natin ma-fully verified po yung ating Gcash account at ma-recover po natin yung impin within a minutes lang po na hindi na po natin aantayin pa na maging whole day o tomorrow until wala po ma-receive po tayo ng temporary MPIN. So, tapusin nyo po yung video, tapos tingnan nyo po yung flow ng ating video kung ano po yung dapat gawin nyo sa Gcash account nyo. Okay? Okay. Hello guys. Wait lang ha. Update ko lang. So, dito tayo ngayon sa ating ito po yung last process. Ito po yung last procedure po natin. Isang paraan po sa pag-recover ng impin. For example, sa bagong recovery po ni Gcash ngayon sa na tinuro ni Gcash ngayon, yung pinakamataas yung 20 minutes. Pag offline si yung operator, pwede nating gawin doong proseso na ito. So, tingnan po natin yung proseso. Ito. Direct to the point po. Hindi ka na po kayo encouraged na pumunta dito sa forgot MPIN na question mark. So guys, dito sa left down below po, may help center nakalagay dyan. Ito po. I-brush ko pa. Yan po, yan. So, help center po yan. So, tap nyo lang yan. Tap nyo lang po. Okay. Troubleshooting po tayo ngayon, troubleshooting. So, as you can see, ayan. Ito po yung help center. Ngayon po, mayroon po tayong tatlong go-ahead dito sa my right side.
Itong tatlong guhit, ibibigay ko po sa inyo si tatlong guhit. Yan. Yan. Then, pag nakita niyo po yan, guys, kailangan niyo doon po itap yan. So, mayroon submit a ticket. Another tap ulit dito sa submit a ticket. So, sana po makatulong po ako in this tutorial po. Ngayon, kung mayroon po tayong email address, dapat po ilagay natin dito. Na-remember niyo po yung first registration niyo kay GCash, di ba? Si GCash nanghihingi po ng email address. Pangalan, mobile number. So, dito sa area na po, na ito. So, magre-react lang po ako dun, ha. So, madaming po nagtatanong po sa video na ito. Regarding po sa email address, kung paano po, kung nakalimutan po yung email address, paano po yung wala po akong ID. So, guys, pag once nakalimutan nyo po yung email address, pwede po kayong gumawa ng bagong email address or Gmail address na kapalit po doon sa nakalimutan nyo. Kasi, ang importante lang po dito, ang pinaka-important po dito ay yung GCash registered number mo. Kailangan hindi po yan makalimutan. Pag once yan po nakalimutan nyo po, sorry po talaga, hindi po yan marirecover. So, okay. So, dyan sa concern topic nyo, direct to the point na po tayo dun sa impin. So, tingnan po natin, ha. So, po-post ko muna to, ilalagay ko muna ang email address ko. Okay? Okay. So, yan, yan. So, concern topic natin dyan, ang dapat po ilagay is direct to the point yung impin. Tapos, itong sa may box, how can we help you? So, pwede nyo na din na hindi po to sagutan. So, sa video ko, sa last time na video ko, tutorial po, di ba may nilagay po ako ng full name, email address, ID number, balance. Kasi po, pag once, ngayon po, pwedeng-pwede na po na hindi natin masagutan yan. Hindi natin sasagutan yan na box na yan. Kasi si GCash, pag once masubmit po natin yung form na yan, ay automatically doon sa email address po natin, magpapadala po siya ng ticket number. Pagkatapos ng ticket number, ipapadala na yung follow-up question na dapat sagutan. So, ganyan na process. So, okay. So, sana nakuha nyo po. So, yung sa taas po, dapat masagutan. Kung nakalimutan yung email address, gumawa na lang po kayo ng email or address or Gmail address. Okay. So, okay. So, after masubmit, ha? After masubmit yan, kailangan po, patient lang po tayo. Tapos, ang ipapadala po ni GCash ay yung ticket number at yung pangalawa, yung follow-up question na dapat natin sagutan. So, sa ganitong proseso po, ito po yung tinatawag natin pamatagalan pero sure po. Depende kung kumpleto po yung information na inilagay nyo po. So, ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano po yung isa pa yung sa tinatawag natin yung sa 20 minutes impin recovery. So, tingnan natin guys, ha. Teka lang. So, proceed tayo ngayon dito sa ating 20 minutes recovery. So, mayroon po tayong instruction dyan, ha. So, compare dun sa isa kanina, yung napansin, kung napansin nyo po dun sa isa kanina, so, mayroon po nagbago sa processing ng recovery ni GCash. So, mas mabilis po to na paraan kaysa kanina. So, madami pa. Kasi yung sa isa kanina, pupunta pa tayo sa ating email, i-confirm po natin, mag-receive tayo ng submit a ticket. After submit a ticket, mag-receive po tayo ticket number, then antayin pa natin yung question ni GCash, tapos sagutan. So, at after masagutan, antayin natin yung result kung mabibigyan ba tayo temporary IP. So,
regarding sa bagong tutorial ngayon, mas madali po to siya. Basta sundan nyo yung procedure niya. Kasi pag hindi nyo masunod yung procedure, mahihirapan po tayo. Pero mas mabilis sa po to kasi kakausapin po natin yung operator. Sige, play po natin to. Sa may baba, meron po tayo help center tap natin yan. Okay, gagana lang po to every Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. So make sure po 9 a.m. to 5 p.m. po. So klaro po yun. So every Monday to Friday lang, 9 a.m. to 5 p.m. Below 9 a.m. to or above 5 p.m. Offline po si GCash. So, exactly 9 a.m. to 5 p.m. lang, oh, ha? Time of process. So kagaya na nakita nyo dyan. So, dito sa may baba, mayroon pong icon dyan sa baba. Teka lang, ha? Dapat po yan. Message type, dapat po. Yun din sa may baba, dapat po hindi yan. Question mark. Pag question mark, it means deep, wala pa pong operator, offline pa po sila. Pag gaganyan na po, yung circle dyan sa may baba, sa may right side, tuturo ko. Okay, ah. So, dyan, yung parang message dyan sa may counter, dyan sa may, kung nakaharap, diba na, diba may operator na naka-laptop dyan sa baba niya. Yung sa kabila is trash man, may pusa sa gitna, at saka itong circle, o parang message type. So, Yan po yung ito. So, yan po yung itatap nyo, ha, para makapunta po tayo dun sa direct, para makapag-usap po tayo dun sa operator directly. So, continue natin, ha. Po, ha. Pag magiging message type na po yung icon, so, it means po yung ating yung ating operator is online na po. Yes. Okay. So ngayon pag nakapasok na po tayo, yung live chat po. Hanapin po natin yung live chat. Yan. Diyan sa baba kung nakikita niyo po 'yun diyan yung live chat. Diyan po tayo papasok. So, diyan po tayo makipag-communicate sa ating operator. So, kung magagawa niyo po 'to, yes, pinaka mabilis po 'to na process. So, pinaka mabilis po 'to na process na recovery na impins of pinaka mabilis po. So, basta kum- so, as you can see, so dapat din ilagay natin yung ating email address, yung name natin, yung registered phone number natin, ilagay po natin, ha. So after nyan, pwede natin makausap yung sa operator na. Operator lang po yung show. Ilagay nyo po yung pangalan nyo, email address. So ilagay nyo lang po dyan. Okay. Yan. So, i-message nyo po yung ating operator. May conversation. So, yan. Okay. Chat with operator. Itatanong po. So, sasagutan nyo po. So, sasagutan lang nyo lang yung katanungan niya. Tapos, share lang. So, nakita nyo, si yung operator natin dyan ay si Nancy. So, before natin makausap yung operator, mayroon pong countdown dyan na, kasi para kayong pipila eh. Magka-countdown yan. After yan, magka-countdown, mayroon pong i-assign po sa inyo na operator. So, continue natin yan. Po, ng problem nyo. Yan.
So sinagot ko sa kanya, I cannot log in. I forgot my in pin. So yeah. Itatanong po siya anong problem. So ano po matulong niya. So dapat open-minded po kayo. Tapos dapat mabilis po kayo mag-type po ha. Then be patient lang po, be patient. No worries, I can help you resetting your IPIN. Yeah. Kung magawa niya to, guys, mabilis talaga. Magbibigay po ng instruction yung si GCash, tapos sundin niyo lang instruction niya. Okay, yan. Be patient lang po ha. Be patient. So, yan na po ang katanungan ni GCash. Right away, kailangan masagutan dyan yung question, lahat ng question niya. Ano ba nauna dyan? GCash registered number. First name and last name. So, lagyan natin yung pangalan dyan. So, ganito lang po kabilis, ganito lang po kasimple mag-process ng impin recovery. Pinakamabilis na po to. Wala na pong one day. After one day, wala na po yan. Ito na. Ito lang po yung gagawin nyo. Basta, make sure lang po. So, di ba? So, yung namumblema talaga sa impin dyan at gusto nyo mabilisan, sundin nyo po tong proseso na to. Po ha, teka lang. Teka, na-double yung pangalan. So, basta make sure lang po na yung lahat ng information na ilagay nyo ay correct. At make sure din po na mag-process po kayo, makipag-usap po kayo ng operator during 9 a.m. to 5 p.m. Pagka under 9 a.m. o mga 8 a.m. wala po operator dyan. Question mark po yung icon na sinabi ko kanina. Tsaka Monday to Friday lang po ha, wala pong Saturday. Baka nagtataka, baka magtaka po kayo, bakit wala operator pag Saturday and Sunday, bakit naman wala ito, hindi gumagana, wala po talaga off limit po sila pagka Sunday and Saturday. Okay. Diyan sa last transaction date, pwede niya po yung gamitin yung current date nyo. Kung wala kayong, nakalimutan yung last transaction date nyo. So, continue. Pasensya na po dyan ha. Sa nagtatanong, sinagot ko lang po kayo. Yan. So, okay. Yung sa current balance nyo, kunwari, nakalimutan nyo, lagay nyo lang yung last transaction date nyo. Lagay nyo yung current balance nyo. Current date balance nyo. Current date na lang. Last transaction date, pag nakalimutan yung current transaction. Yan. Doon, magre-react po ako doon. Guys, sorry guys kung medyo nalito po kayo doon sa video na yon. So, ang ibig sabihin ko po doon, pag once nakalimutan nyo po yung current date nyo, yung previous date, yung last transaction date nyo, pwede nyo po makonsider yung last transaction date nyo as your current date. So, ang ilagay nyo dyan is current date. At, pangalawang katanungan, at kung nakalimutan nyo din yung balance, dun sa account balance nyo, pwede nyo ilagay 0.0 kasi nakalimutan eh. So anyways, at least mayroon po kayo nalagay. At least nasagutan yung question ni GCash. Current date na lang po. Kasi ang ginawa na transaction po natin ngayon ay recovery ng impin. So nakalimutan nyo yung balance, lagay nyo lang 0.0. Bahala na si GCash niyan. So kailangan malagay nyo din yung email address. Huwag nyo po makalimutan yung malagay yung email address ah. Okay, finally, I got my result. So, yun lang po. Okay, yun lang po. Okay, so sana po ay nakatulong po ako.
So yun mga boss, mga sir, mga ma'am. So sana po ay meron po tayong natutunan. At sana ay nasagutan ko po yung katanungan nyo. So sa mga nagtatanong doon sa mga nakalimutan po na yung recovery, sa mga last transaction po, sana ay nasagutan ko po yung question nyo. So guys, thank you for watching this video po. Sana po ay continue po ako na supportahan po sa ating video tutorial po. So sa bago pa lang dyan po sa akin channel, so mayroon po tayong subscribe button dyan, paki-click na din po, then lalabas po yung bell button. At kung gusto nyo po yung more videos pa po, at para ma-update ko po kayo sa mga bagong videos ko, paki-click na din yung notification bell button. At kung nagustuhan nyo po yung video ko, paki-like din po. Pag kung di naman po, paki-ganun na din po. Then kung mayroon po kayong reaction, comments, suggestion po, paki-comment down below po. You're free to comment po. So, yun lang po. Have a nice day and God bless po sa inyong lahat.